Hello guys, Pastor Anthony Bulkas. In this channel, we will talk anything under the sun, biblical approach and practical perspective. Please share, like, click, and subscribe. And don't forget to keep the Godspeed. Hello, magandang umaga mga kapatid dyan sa atin sa Pilipinas at salamat sa Panginoon na pinagsama-sama niya tayong muli para manalangin sa pamamagitan ng teknolohiya. Kung meron kayong mga Bible, makibukas kayo sa akin sa Proverbs 1 verse 7. Proverbs 1 verse 7, sabi dyan, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instructions." So dito, pinapakita sa atin ng Panginoon, yung fear dito, hindi yung takot, kundi yung paggalang natin sa Diyos. Kasi when we have reverence to God and respect to God, we would be listening to God. And because nakikinig tayo sa Panginoon, then we would clearly understand the instructions of God, which is His Word, and nagiging knowledge para sa atin. As we know, knowledge empowers us, and when we have knowledge, it will change our situation. So ito yung ating ipanalangin ngayong umaga na ma-recognize natin ang kaluwalhatian at kabanalan ng Panginoon sa ating mga buhay, nang sa gayon yung respeto at paggalang lagi nating ibibigay para ang ating tenga ay laging makikinig sa Kanya. So sige po, yan ang ating ipanalangin. Panginoon, maraming po salamat. Nakita namin sa iyong salita na tunay nga, O Diyos, ikaw ay karapat-dapat na respetuhin at galangin, Lord God. At dahil dyan, dahil ikaw ay may kaluwalhatian, Lord God. At dahil dyan, Panginoon, ikaw ay nararapat at karapat-dapat pakinggan, Lord God. Na kung saan titignan namin ang iyong mga salita, pagbubulay-bulayan, pag-aaralan ito, at patuloy, Panginoon, susundin ang instructions mo sa aming mga buhay kung papaano ito i-apply sa aming mga buhay. Nang sa gayon, mababago ang aming mga sitwasyon, Panginoon. Kaya Ama, salamat po, O Diyos, na patuloy mo kaming tutulungan at gagabayan ng sa gayon. Yung wisdom na salita mo ay magiging knowledge sa aming sitwasyon at ma-empower kami nito, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So salamat mga kapatid, at muli patuloy nating tandaan na pag tayo ay nakinig sa Diyos dahil meron tayong respeto at paggalang sa Kanya, magkakaroon tayo ng katalinuhan at mababago nito ang ating sitwasyon. Salamat sa Panginoon. Godspeed. Meron akong magandang balita. Pakinggan nyo to. Ciao. Matutuwa kayo. Uli, mga kapatid, ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na patuloy tayong manampalataya sa Panginoon at huwag tayong sumuko dahil alam natin, konting panahon na lang at mababalitaan natin tapos na itong pandemic na to, wala na yung virus na yan at tayo ay matagumpay sa pangalan ni Jesus. Huwag niyong kalimutan magbigay ng papuri sa Panginoon pagkatapos ng pandemic na ito. Salamat sa Diyos! Tagumpay tayo! Hello guys, meron po tayong good news. Meron na tayong online Champions for Christ Bible Training Program. Now, ang tanong nyo, sino ba ang pwede mag-aral dyan, Pastor? Kung pastor ka, pwede ka mag-aral. Kung member ka, pwede ka mag-aral. Saka sa mga leaders sa church, pwede ka mag-aral. Kahit nga hindi ka born again, pwede ka mag-aral. Yung apat na yan, pwede mag-aral. Idagdag mo pa yung curious sa Bible. So, yung mga lima na yan ang pwede mag-aral. Now, ang gagawin natin sa online Bible course natin, meron tayong set up na class, meaning pwede ka sumama sa isang class and may schedule yun. So, dun kayo mag-online para mag-start ng Bible school natin. Meron ding also customized and catered for your personal need. Kasi ang katwiran ng bank. Gusto, di ko pwede ng tatlong beses sa isang linggo pumasok. Hindi ako pwedeng pumasok ng ganitong araw. Ang available ko lang is dalawang araw. Kaya hindi ako pwede sa gabi. Hindi ako pwede sa umaga. So, ito na yung mag-eliminate sa mga reasons natin para ikang matugunan. And I do believe God gave us the wisdom para talaga ma-address yung ikang desire natin na makapag-aral. Yung nga lang, there are acceptable reasons kung bakit hindi tayo makapag-enroll. So, yung customize, i-PM mo lang ako or i-email mo ako kung gusto mong mag-enroll para i-customize natin yung schedule para sa'yo. And I do believe
ang kalooban ng Diyos talaga, ma-equip tayo or sa atin na hindi pa natututunan ng Biblia, pag-aralan natin ng Biblia para mas lalo nating maintindihan at maunawaan ang plano ng Diyos at ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So guys, ano bang iniintay nyo? Mag-PM lang kayo or mag-email sa akin para malaman ko kung interesado kayo. And I believe, mag-aaral kayo sa Bible School na to, your life will never be the same again. Godspeed! Five 500 elite club members. Only a few who dare join. The harvest is ripe and the laborers are few. Together, we can make a huge difference in this world. Come join this club. You can make a difference.